Hi guys! Good afternoon! Tabingi ako. Punta tayo ng Moda Outlet. Mamimili kami ng damit ng mga bata na pang spring, no? Kahit tayo nagugutom ako. Meron daw. Wala pa akong lunch. Hindi sana ako aalis ngayon kasi umuulan, masama ang panahon, nag-snow kanina. Hi Nuna, say hello to our vlog. Kaya lang, si Minyong kasi ang kulit. Kapag hindi mo tinupad yung promise mo sa kanya, kukulitin ka niya ng kukulitin. So, ayan. Kukulitin ka ng kukulitin. Siya rin daw. Hi Songmin, say hello to our vlog. Anyo nga sa'yo, ba? Anyo nga sa'yo. Chal chiniko is sa'yo. Wow, 진짜? 오늘 어디 갈까요? 옷을 사러 하고 마트 가요. 오, 아니, 오케이. 마트. 마가아와이 파얀 마마야. 티나는 거기 산 가미 뽑은다. 사비냐? 지금 옷을 사러 가고 있어요. 빨리 가주세요. 엄마 나무 다 지웠죠. 네. So, ayan, bibili kami ng damit nila. Kita-kits tayo mamaya doon sa Moda Outlet, no? Sana makapag-vlog ako kasi huwag daw ako mag-vlog. So, ayan, kita-kits. Unol, toyo-in-yeyo. Toyo-in-yeyo. Unol, YouTube 못 가요. 그래서, 동영상을 해봐야 돼요. 와, wow, ang galing na mag-vlog ng anak ko, ah. My future vlogger na si Uma. Yung isa naman. 그래, 그리고 다음, 여기서 노래도 불러야 돼요. 그렇지. 엄마 재밌다. 네. 피크니트. 어디? 마이 플레이그라운드 도온. 우사 pang magkapatid. Sila lang nagkakaintindihan, no? Una bun. Una. Hindi pa pala tapos. Chayangago. Oh. Kaya din ang kaya din ang ako kaginago. Daum ko kaya heya deyo. Few inches later. Nandito na kami, guys. Emma. Ne. Ako rin tada na. Oh, ne. Yogi. Emma. Togi pitanggo, pitanggo. Bisanggo. Togi do. Wow. Togi do. Togi do pitanggo. Luna, 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 고스토 야 용 볼락볼락. Several bad puns later. Pauwi na kami, guys. May natutulog na sa likod. Oh, nagising. Ernesto. Nagising siya. Tutsa. Tutsa. Diyan, andun tiyamin na eh. Heso yo. Inaantok na siya. Alas 4 na kasi. Ganyan yan siya eh. Pag nakasakay sa sasakyan, natutulog yan. And si Nuna. Si Nuna yung may pinakamaraming nabili. Hindi na ako masyadong nag-vlog sa loob kasi si Songmin, ang gusto niya mag-mart muna kami. Ayaw niyang bumili kami ng mga damit. Ayaw niya. Kaya nagwawala siya doon kaya hindi na ako nag-vlog, no? And si Nuna, ayan, siya yung may pinakamaraming nabili. At si Songmin natin ay, ayan, natutulog na siya. Ayaw niya talaga. Ayaw niyang magsukat ng sapatos. Ayaw niyang, ano, naku si Minyong, kung pababayaan niyo lang si Minyong,
gusto niyang ipabili, bibili ng tatay niya. Ay naku, napaka-spoiled. So ayan na nga, nakapag-ice cream sila dahil gusto nilang mag-ice cream. And ako naman ay nagugutom. Ay naku. So mamaya kita-kits tayo sa bahay. Bahay na kami guys. Nag-take out kami ng KFC chicken dahil gutom na kami, no, hindi kami kumain. Gawa ni Somi. Nain tayo. Nagutom ako. Nagutom ako, hindi ako nagtangalian kanina. Apa, oh. Himayan ko na naman si Apa ng ano. Kali mo ko. Inyo nga, Ilwa. Gutom ako. Kapag gutom ako, nahihilo ako, guys, no. Kaya kakain muna kami. KFC. Ayan, oh. Nag-take out lang ako. Minyo nga, Paliwa! Natulog kasi si Songmin. Kung hindi siya natulog, kakain sana kami dun sa labas. Paliwa, Paliwa! Kakain tayo, guys! Mama, sasapan mo ko. Mama, sasapan mo ko sa sasang suko. Ano ko rin araso? Sasapan mo ko sa sasang suko. Kain na kayo. Diyan na kayo kakain muna ako. As in, gusto. Yung mga anak ko, busog yun kasi kumain sila ng ice cream tsaka ng cookie. Kaya, wala pang gana kumain. Alas 4 pa lang naman. 4:30 pala. Good evening, guys! Nakaupo tayo ngayon. So, ayan, gabi na and matutulog na kami maya-maya lang. Kaya lang, naisipan ko na i-haul sa inyo ng very very light mga pinamili namin kanina sa Moda Outlet. Pero sa totoo lang, wala talaga akong planong i-haul to. Kaya lang, si Bunso kanina nagwala doon sa Moda Outlet. Ang gusto niya, pumunta muna kami sa Mart at gusto niyang bumili ng ice cream. So ayun, tinutukan ko si Bunso, hindi ako masyadong nag-film doon sa loob kasi sumisigaw talaga siya na gusto niyang pumunta sa Mart. Ayaw niyang bumili kami ng mga damit, no. So ayan, as in nagwala talaga siya doon. Kinakalampag niya yung cart na dala-dala namin kasi gusto niyang bumili ng ice cream. At saka kami rin mag-asawa, mali rin namin, dapat inuna muna namin pumunta ng Mart kasi para bilhan sila ng makakain habang namimili kami ng mga damit. Pero si Nuna kasi sobrang excited niya talaga na mamili ng damit. Kapag ganyan, sasabihin ng apa niya na mamili tayo ng damit mo kasi ganito, ganyan, ganyan. Sobrang excited yan siya, hindi yan siya nakakatulog. Habang nagda-drive kami papunta doon, sobrang, apa, kailan tayo darating? Kailan tayo mamimili ng damit? Paulit-ulit yan siyang magtatanong kaya hindi yan siya nakakatulog. So ayan na nga. Sobrang iksi lang yung na-film ko doon sa loob kasi nga ayaw nagwawala. Paulit-ulit ako, no? So, itong mga damit na to ay si Apa tsaka si Minyong ang namili nito. Ngayon, i-haul ko sa inyo ng very, very light. Ang bala ko pa din, i-ano ko siya, i-model ko siya, pero nakikigulo kasi si Songmin kanina kaya hindi na natuloy. So, ito yung una, pink-pink, no? Yung Apa kasi mahilig sa pink-pink. And si Minyong rin, mahilig siya sa pink-pink. So, ito, pwede siyang pan-summer and pwede rin siyang pang spring. So, ayan. Nakaupo lang ako, guys, kasi nahihilo ako. So, ito yon. Ayan. Ayan siya. Ito yung una. Huwag nyo nang pansinin yung mga nakadikit-dikit kasi kay Apaya. Ito din. Pink-pink din siya, no? Ayan. Yung anak ko pala, mahilig yan sa princess-princess na mga damit. Kaya lang sabi nung Wonjang nung nag-meeting, huwag daw pasuotan ng masyadong maano dito yung baba kasi mahirapan sila mag-CR. Ito yung una kong napili nung hindi pa nagwawala si Songmin. So, ayan. May pants. Tapos, yung terno niya ay ganito. Ayan, diba maganda? Size 120 pa si Minyong. Pero yung iba niyang damit, size 130 na. And, ito din. Ito, may napili ako. Ito rin yung una kong napili kasi sabi ko, mahilig nga siya sa pink. Bilhan din natin ng ibang kulay. Si Minyong, hindi talaga siya nagsusuot ng maitim. Ayaw niya ng maitim na color or yung mga dark color. Ayaw niya ng ganun. So, ito, buti na nabilhan namin siya. Ang kulay kasi ni Minyong ay medyo morena. Tsaka, ito. Chamba na pang spring. Maganda siya. Sale na to ha. Yung iba, sale na to. Lahat ng to, si Apa talaga at si Minyong yung pumili. Yung original price niya ay 85,000 pesos. 85,000 pesos. 85,000 won. So, sale ito. Pero ang mahal pa rin ng presyo. Nakita ko yung, ano, yung resibo. Ay, nalula ako. Sabi ko sa kanya, huwag bumili na masyadong mamahalin kasi yung mga anak natin, mabilis lumaki. Pero, ang kitas ng ulo kasi. And then, kay Songmin, tatlo lang yung binili ko. And hindi na ako bumili ng pants niya, no, kasi meron pa siyang pants doon. Ito lang yung nabili ko. Ayan. Size 110 pa din siya kasi kung 120, masyado nang malaki. Tapos ito,
Yung mga palalaki naman walang problema, pero ayaw niya din pumili. Ayaw ni Somin mamili talaga. Tapos itong pants. Tsaka ito, terno siya. Kinder na kasi sila, kaya hindi na pwede yung nebok-nebok lang. And ayaw niya papasutan ng nebok na yun. Pupunta ka ng school, magdinebok ka. Kung daycare, okay lang. Pero ngayong kinder na sila, ayaw niya pa, nagpalit siya sa akin. Tapos, bumili din kami ng shoes ni Minyong. Ayan. Diba? Maano talaga yung anak ko. Silang dalawa din to ng tatay niya pumili. Actually, hindi lang isa. Ito yung isa. So, dalawang shoes yung nabili niya. Hindi lang dalawa. Meron pa. Ayan, bumili pa siya ng... Ito, bumili din siya ng ano... Pang ano to eh, pang rainy season sa summer. Kasi guys, pag summer dito sa South Korea, maulan. So, ito, binilhan din siya ni apa niya ng jangwa or boots. Kasi yung boots niya maliit na. Pero si Songmin hindi na binilhan dahil ayaw niya naman. Maarte si Songmin. Ito, may free na medyas. Ayan, dalawa. So, dito sa Korea, pag nakarami ka ng bili, meron kang free. So, itong lahat ng to, yung damit ni Minyong, tsaka yung mga sapatos, pati kay Songmin, nagkakalaga ito ng 300, hulaan nyo, 372,800 won. So, sa pesos, nasa 15,600 last siya, no? Ayan, o. So, napakamahal. Yung iba dito sale na, pero mahal pa din. Meron pa isa, shoes ni Songmin. Itong shoes na to ay tinatapon niya kasi ayaw niyang bumili. Meron siya, kapag may gusto siyang shoes, yun lang talaga yung susuotin niya. Yung isa niyang shoes, masikip na sa kanya, tapos sira na yung dito, as in, gamit na gamit niya. Ayaw niyang ipatapon. So, tinago ko na lang kasi, nakakaawa, masakit na sa paa yun, tapos ano na dito, ayaw na ni Apa pasuot kasi, nahihina si Apa ba? Ang price nito ay, 39,000. So, sale siya, naging 35,100. In pesos ay 1,283 pesos. So, ayan yung price niya. Separate namin to nabili sa mga damit, no? Kaya ganyan. So, alam nyo, ang hirap mag-raise ng bata dito sa South Korea kasi yung season dito ay 4 seasons. Tapos, every season, namimili talaga kami ng damit nila dahil hindi na magkakasya. Kaya minsan, pag bumibili ako, yung size na pinipili ko ay medyo malaki. Kaya lang, pag malaki masyado, hindi nila masusuot sa season na to. Tapos na bumibili kami ulit. So, ayaw ni Apa ng ganun. Kaya yung binibili namin yung sakto talaga sa size nila para kahit na kaliitan man, okay lang. And hindi rin ako bumibili ng sobrang mahal. Dati talaga, as in, lalo na kapag si Apa yung kasama mo, as in, hindi siya tumitingin sa presyo. Pero ako kasi, pag pumunta ako ng ano, halimbawa, mamimili kami, tinitingnan ko muna yung presyo kapag mahal. And sobrang hindi ko afford, ayokong bumili no kasi namamahalan talaga ako. Lalo na yung mga damit ng mga babae dito sa South Korea, sobrang mahal siya. So, ayun. Gusto ko din ipakita sa inyo kasi naka 300,000 plus won kami. So, may free kami na hair dryer. So, ito yung pinili ko. Silver yung kulay niya. Yun lang yung maganda dito kasi pag marami kang nabili, meron kang free. And yung free mo ay nakadepende kung magkano yung mga nabili mo. So, hindi ko alam kung ano to. Pero maganda siya, no? Made in Germany yung ano na to. Ganito yata to. Yung hair dryer. So, ito. And may paganito siya. Ito, hindi ko alam kung para saan to. Baka pang massage. Ito pang supply. May ganda ng ano niya. Tapos, ang gaan niya pa. Ang ganda. Maganda lang dito bumili kasi nga, ayan, may ano tayo. May free. Meron pa pala siyang nabili na hair clip. So, ayan, pambata naman. Tumahilig ang anak ko sa mga ganto-ganto, no? Pang baby na to eh. Tsaka hindi naman matibay yung ganto. Ang mahal pa naman. Magkano yung price niya? Wala na siyang price. Pero alam ko mahal to. Nasa 10,000 won din to. Yung tatay niya, kapag gusto yan ng anak niya, bibilhin niya yan. Hindi yan siya ano sa anak niya. Hindi niya tinitipid. Ayan. So, ayan guys. Tapusin ko na yung aking vlog dito at matutulog na yung aking mga anak. Inaantok na sila kasi maaga silang nagising kaninang umaga dahil sobrang excited nga, lalong-lalo na si Minyong. So, patutulogin ko na sila. And ayan, thank you so much sa mga nagsama sa amin sa vlog na to, sa mga nanonood ng vlog na to. Maraming salamat sa inyo at sa aking bagong followers sa aking Facebook page and sa bagong subscribers sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Bye! Sarangam nita!